isang bahay na tawag pansin dito sa sitio Hiwang. Tinatawag itong Bale House. Isa itong tradisyonal na bahay ng mga Ifugao. Mataas ang apat na tukod nito at kogo ng ginagamit sa bubong na pinapalitan lang tuwing 14 na taon. Pero ang kakaiba sa bahay na ito, sari-saring bungo ng hayop ang nakasabit. Pag-ari ito ng pamilya ni Noel Balenga. May dalawang Bale House sila, ang isa kung saan sila nakatira at ang isa na may granary house o imbaka nila ng inaning palay. Pero ngayon, lagayan na lang ito ng mga lumang gamit at bulul. Yung family house, diyan kami natutulog, diyan kami pinanganak. During harvest time, diyan kami nagpe-perform ng ritual, nagkakatay ng mga manok, mga baboy, then yun ang kinakain ng mga harvester. Makikita rin ang halipan o pabilog na kahoy sa mga paana ng bahay. Ito ang kanilang rat guard para hindi makaakyat ang mga daga, ahas at iba pang hayop sa loob ng bahay. Makikita rin na nasa loob mismo ng bahay ang lutuan nila. Dahil malamig sa Banaue, ito na rin ang sisilbi nilang parang fireplace. Habang nagluluto sila, umiinit na rin ang temperatura sa buong bahay. Gawa sa nara, mulave at pinewood ang Bale House na ito at hindi ginagamitan ng pako para mabuo. Pero bakit nga ba may mga bungo ng tao na nakasabit sa bahay na to? During World War II, yung mga lolo namin noon nakipaglaban sa mga Hapon, kaya pinugot yung ulo, then ginawang trophy. Kwento pa sa amin ni Noel. Dito sa Dapay, ginagawa ng mga ninuno niya noon ang selebrasyon kapag may pinupugutan sila ng ulo. Itong Dapay, pag may napugutan na ulo, dito sineselebrate 3 days, 3 night. Nagiinuman ng rice wine, nagkakatay ng mga pig. Dito sumasayaw yung mga tao. After 3 days, pinabaol yung fresh na head sa lupa para matanggal yung skin. Tapos kunin yung skull din, i-attach sa native house as trophy. Ito raw ang paraan nila ng paghihigante laban sa mga sundalong Hapon noong World War II. Before this Japanese, meron ng head taking dyan. Something like Cold War, I don't take your head if you don't take mine. Kaya isa social control. Pero matagal lang wala yun. Mahigit 200 taon na ang Bale House na ito. Ganito ang itsura ng tradisyonal na bahay ng mga Ifugao. Pag-aari ito ng pamilya ni Andres Ordilio. Yung lolo ko, sila ang tumira dito. Pero after they died, dito kami tumira. Sa ngayon, wala nang nakatira dito. Nakatayo na lang ito katabi ng bahay nila. Ang bawat gilid ng Bale House nila, punong-puno ng buto at bungo ng hayop. At doon naman sa Bale House, nakakita kami ng napakaraming bungo ng mga hayop. Ang mga hayop na ito ay ginamit daw sa mga ritual at seremonyas. Mas maraming bungo, mas prestigyoso, at ang gumagawa lamang daw nito ay mga tao sa matataas na antas ng lipunan. Yung mga bungo, yun yung mga galing sa mga sacrifices nila. Pag nakapatay sila ng hayop, yung usually yung ulo, nilalagay sa dingding o sa ceiling, ganun. Sign of prestige. Para mapakita ang wealth mo, pakita mo yung number ng animals na nasacrifice mo. Habang itong katabing maliit na Bale House, simple lang. Walang masyadong dekorasyon sa labas, pero napaka-importante ng nakalagak dito. Ito dating granary, lalagyan ng palay. Pero nung namatay itong lolo namin, sabi niya ayaw kong mailagay sa pansyon. So dito kami ilibing. Mummified nga sila, ayaw nilang ma-formalin. May certain kind of herbs na kinuha sa locality. They pound that herb, then they squeeze the juice over the body. Kwento ni Andres, sa loob nito ang buto ng kanyang tatay, lolo at tatay ng lolo niya. Kasi sa kanila, yung patay, hindi na iba sa kanila, kamag-anak pa rin nila yun. Kaya hindi nila iniiwan ng mag-isa yung mga buto sa bahay. Kailangan merong kasama lagi. Kuminsan tinutugtugan nila, kinakantahan. Makalipas ang isa o dalawang taon ng pagkamatay, may ginagawang ritual ang mga taga-Ifugao. May isang ritual din na ginagawa ang mga Ifugao na kung tawagin ay bogwa. Ang kanilang mga namatay na kamag-anak pagkatapos ng isa o dalawang taon, inilalabas nila at nililinisan ang mga buto. Ito'y ginagawa raw nila bilang respeto sa kanilang mga mahal sa buhay.
Yan ang gusto nila. Hindi nila gusto na ilagay doon sa, ano, mga, sa bundok or whatever. Gusto namin dito mailibing para kaming member of the clan, family pa rin. Parang nandyan pa rin kami.